Hindi pa lubusang nakakaalpas ang bansa sa COVID-19 pandemic, panibagong pandemya umano ang dapat pang mapagtagumpayan ng mga Pilipino. Ito ang infodemic o pagkalat ng mali, nakalilito at mapanligaw o misleading ng mga impormasyon. Ang paksang ito ukol sa disinformation, ang isa sa mga tinalakay sa isang bayan advocacy series ng Institute of Solidarity in Asia na may titulong Mulat, Makabayan, Malaya, Aspiring for What the Filipino Deserves. Nagsilbing speaker dito si Professor Dean Dosimanhit, ang founder at managing director ng Strat-Based Group at president of its policy think tank, Albert Del Rosario Institute for Strategic and International Studies. Ayon kay Professor Manhit, tulad ng COVID-19, nakakaalarma na umano ang disinformation sa bansa. And we just have to counter fake news supported by troll armies sharing their narrative. I will go on. I can name examples, but I might sound political. But there's so much disinformation happening and it's reflected at times on public opinion surveys. Hindi umano dapat pagdebatihan pa kung kaninong impormasyon ang higit na may kredibilidad at makatotohanan, lalo na kung ito ay sa pagitan ng mga akademiko, information experts and researchers at mga napupulot lamang sa social media at mga vloggers na ginagamit sa mga propaganda. So I was really questioning why give importance and compare academics with their data and comparing them with bloggers who are actually influence peddlers now using the internet. And that's where the disinformation happens. Let's not close our eyes. There is an agenda on this issue. So, nagbigay naman ng panukala si Angela Encomienda ng Youth Vote Philippines kung paano makatutulong sa paglaban sa infodemic. So kailangan talaga mag-cultivate tayo ng isang kultura kung saan lahat tayo nauunawaan po natin ang kabuluhan ng correct and timely na information. At mag-cultivate tayo ng respeto para sa mga iba't ibang uri ng kaalaman. We also have to speak in the language of the masses so that they understand. And it's not the knowledge that we share isn't necessarily stricken down as elite or not applicable to their situations, no? And that's where knowledge co-creation with the masses comes in. Ayon naman kay Christina Batalya ng Youth and Participatory Governance, kailangang matulungan ng mga masa sa halip na punahin ang kakulangan nila ng totoong kaalaman. Shaming people for what they think they know and their so-called lack of education is an ineffective change strategy. We can't shame people into good behavior change. So instead, no, and this is really hard to do, but I'm pretty sure it's worth doing. I hope we can try to create safer spaces for trust and dialogue. Para sa kabuuang detalye ng kanilang mga pahayag, tutukan ng data-driven webinar na ito ng Institute for Solidarity in Asia na ihahatid ng Perspektiba kasama si Sonia P. Soto sa Biyernes, alas 4 ng hapon, live sa CLTV at CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News.